Magpapalang araw po sa inyo lahat. Ito na lang po muli si Mr. Vergoso ng as Commander sa Toros Tornados upang mabigay ng mensahe sa pangkalatan patungo sa mga atake spiritual. Maraming klase ng atake spiritual at ang pag-uusapan natin ngayon ay yung patungkol sa spiritual attack gamit ang pictures. Okay. So, ito ang explanation lang kung paano nagagawa ng mga kalaban at na-detect na natin yung ganitong mga gawain nila. So, it's about for me to, sabi nga nila, i-reveal yung mga ganyang klase ng mga atake ng mga kalaban. At least, meron kayong idea, if ever na makarating sa inyo yung ganyang mga spiritual attack, alam nyo na yung gagawin nyo. Ngayon, yung mga natanong na naririyan, shoutout nga pala sa mga Satorians dyan, ha? Happy 3 years anniversary sa atin. Ha? Viva Satorians, Viva Satorians, Viva Satorians. So maestro, paano po yung sinasabing spiritual attack gamit ang picture? Okay. Brief explanation sa ganitong bagay. Kasi di ba ang mga pictures, alam niyo naman ang mga pictures, di ba? Pag connected sa katawan ng isang tao yan, so kaya naman they can use also pictures. So sa paanong paraan, Maestro Virgo, na nagagamit po yung larawan? Any kinds of larawan po? Sa social media, sa iba't ibang mga social media platforms, may iba nang humuha ng mga pictures, then they are putting something, sabi nga nila na something wicked. Sabi nga nila, mga wicked things. Mga sabang bagay na ginagawa ng ibang tao. So, paano po yung Mr. Virgo? Paano po nangyayari, nagaganap yun? Halimbawa, kinuha yung picture. Sample natin. Ha? Dalawang klase kasi yan. Direct saka indirect. But yung outcome nila is parehas lang din. So, paano po yung direct, Maestro Bilgo? Yung direct attack, yung kukuha sila ng pictures, tapos titirahin niya yun, kukulamin niya yun, bibigyan niya ng sakit yun. Yun yung titang nilang direct talaga. Ngayon, kung yung isang tao ay may alam sa spiritual, tapos nagpost siya ng picture, at kaya niyang depensa yung sarili niya, hindi, walang epekto yun. Hindi nila mabibira ng gusto yung tao na yun. Kasi meron tinatawag nilang shielding, spiritual shield na tinatawag. At hindi makapenetrate ng gusto. Kung makapenetrate man sila, galos man lang o mararamdaman ng ano, pero hindi ganun kabigat yung birada. Unlike dun sa mga tao na walang kaalam-alam sa mga nangyayari, nagaganap, yun ang madalas na maging biktima nila. So, kinukuha po yung mga pictures, then nilalagyan nila ng ano, inoorasyonan nila yan, binibira nila ng kung ano-ano, nilalagyan ng kung ano, sinusunog nila, binubungo nila, may mga ganun po, binubungo nila yung mismong may-ari ng pictures. Sinusulat nila yung pangalan, tapos binubungo nila. So ganun po yung Maestro Virgo. Yung iba naman, indirect attack naman. Halimbawa, may kaibigan ka. Kaibigan ko, no, sabi ka, kaibigan mong putik. O nanunubok sa'yo. Ang ginagawa ng ibang tao, magpapadala ng picture sa'yo. Either picture niya o picture ng nais niyang ipakita sa'yo. So, ang gagawin niya doon, lalagyan niya ng usal yun o usalan niya na yun. Lalagyan niya ng pantigal po o pambibigay ng sakit sa'yo para tamaan ka. So, ang gagawin niya doon, ipapadala niya sa'yo yan. Pag naipadala niya sa'yo, pag nakita mo agad yun, kung wala kang depensa, mahina yung depensa mo sa spiritual, sapul ka agad, automatic. Kasi yung iba, minsan may halong tigal po, may mga ganun po. So, let me remind something. Sabi nga, kahit sa banal na kasulatan, nandiyan dyan naman yung ano, pinagbabawal yung pangungulam, pananakit ng tao, spiritually. Nakasad po sa banal na kasulatan niya. Sabi niya, kumbaga, minsan may mga manggagamot, talagang matindirin, talagang wala na rin silang patawad kasi gumagawa ng kasamaan yung kalaban eh. Sabi nga doon sa Exodus, di ba? Tapusin lahat ng mga kalaban, ng mga manggagawa, mga mangungula, mga ganyan. Tatapusin lahat. Pero sa akin naman, ang punto ko, pinapaubaya ko sa Ama. Kung halimbawa, makatapat ko yung isang kalaban sa laban ng kumbate spiritual, ang pagpapasya ng Ama, iingin ko yun. Sasabihin ko sa Ama kung na kailangan may pag-asa pa na masagip pa siya o hindi na, kung talagang wala talaga, depende po. Si Maestro Virgo po ay mumabase rin. Sabi nga, makatarungan na aking pagpapasya. Depende po sa gravity,
sa kung gaano kagrabe yung epekto ng atake ng spiritual ng kalaban doon sa mismong pasyente. Pag sobra-sobra naman, sabi ko nga, kahit ihingi pa ng kapatawaran na sabi ko nga talagang maka-apekto sa buhay ng tao to the point na hindi na siya makababalik sa kanyang original na state of living, ay mabigat po, sabi ko nga sa inyo. Kahit ako siguro sa personal na pagpapasya ko, eh, igagawad ko ang pinakamatinding parusa rin. Kasi, halimbawa, ang isang tao, binira mo, mangu ka, o kaya masamang ano mo, may kakayahan ka manakit ng tao. Tapos to the point na hindi na siya maka-recover, physically and spiritually, hindi na niya kaya. Kumbaga, wala na doon yung ano niya. Para bang hindi na siya maka... hindi niya na magawang mamuhay pa. Alam niyo yun, yung parang... wala nang chance. Nakakalungkot lang isipin na may mga ganun mga bagay ba na. Katulad yung mga atake spiritual na mga ganyan. So, ibig sabihin, Maestro Bill ko, bagamat sabi nga nila, hindi masyadong halata, pero kaya nilang gawin kahit sa picture. Yan yung mga paraan ng iba na maraming klase ng spiritual attack. Ipapaliwanag natin sa mga susunod dyan. Sabi nga, dito sa channel, mag-aral ka rito, makinig ka rito, may matututunan ka rito. Dahil ang paglabas ko sa mundo ng social media, sa spiritual, ay hindi, sabi nga, hindi walang kwentang bagay lang. Naririto rin ako para maging buhay na gabay ninyo na sabihin sa inyo yung mga nagaganap. There's a series of events na connected sa atin, sa sitwasyon natin sa ngayon, na nangyayari at paulit-ulit. Parang loop yan, parang cycle lang nandiyan yan. You need to break the curse. So, Maestro Bill ko, if ever na ma-encounter namin yung mga ganyang klase ng mga spiritual attack, dalawa, maraming klase ng paraan. Sa'yo, sa physical, sa sarili mo, spiritual and physical, kailangan, sabi ko nga, bago mo harapin yan, mas maganda na kapag poder, pundo, bakod, balabal ka sa sarili mo. Bago mo ma-encounter yung mga padala ng mga picture sa'yo, o everyday, kung kinakailangan, manalangin ka sa Ama, nailigtas ka, mga gabay mo, laging naririyan, nakabantay rin sa'yo. So, Maestro Bill, paano namin wawasakin yung ganung klase ng mga spiritual attack? So, kung buo ang pananalig mo, meron kasing dalawang klase ka kung ang ginagamit natin dyan. Yung pangkalatang ora, nasa Tor Arepo din ito, pero Rota, si Jesus Salvame, pwede mong iusal yan sa tubig. Sa beginner's level, pwede po yan. Sa taong natigal po o tinamaan ng ganung klase ng spiritual attack, pwede nyo ipainom po yan. Kahit sa distant healing. Ano ba yung isang Maestro Virgo? Yung 25 basag ng Sator, pangwasak ng masasamang galing, pwede rin po yun. Kung buong pananalig mo, ihiling mo sa Ama, durugin, wasakin kung ano may kinarga niya sa picture na yan, dudurugin po yan. So yun po yung mga bagay-bagay na dapat sana maintindihan din ng iba. Kasi maraming klase ng spiritual attack. Yan ay isang bahagi lang ng spiritual attack na sinasabi ko sa inyo, na nagaganap at paulit-ulit na nagaganap. Sabi nga, hindi man halata, pero ngayon, nai-reveal na yan. Nakikita na natin kung paano nila ginagawa yan. Nire-repalan po nilang pictures. Kinukuha ang pangalan ng mismong lalagyan niya ng sakit. Kung hindi niya man makuha ang pangalan, kukonek siya sa pinakamas mataas na mga demons ba. Tapos, yun ang bibigyan niya ng order para saktan yung tao na yun na gusto niyang bigyan ng sakit. Mabilis lang sila maglagay ng sakit, sabi ko nga, kung talagang... Kaya nga sabi ko nga, sa panahon ngayon, advance na rin ang paggalaw ng mga kalaban, kailangan nyo rin pong mag-upgrade. Sa lahat ng mga kapatid kong kumbatero at kumbatera dyan, sa mampanigusot ng mundo kayo naroon ngayon, si Maestro Virgo po ay sumasaludo rin sa inyo. Ngunit kailangan natin maintindihan ang mga bagay-bagay na may kaunayan sa spiritual attack na dapat natin paghandaan. Sabi nga nila, the worst is yet to come, but we need to be alert and vigilant. We need to, sabi nga nila, isuko natin sa ang lahat sa takilang Ama, hindi sa klase ng mga gamit na nakikita natin. Ang tunay na agimat, ang tunay na paniniwala, sabi nga, ang tunay na kapangyarihan na mula sa Ama, yung pananalig mo, yung paniniwala mo sa isang bagay. Yung titang ng pananalig, pananampalataya, yun po ang tunay na agimat. Yun ang tunay na kapangyarihan na sinasabi. Yun ang tunay na anting-anting, yun din ang tunay na agimat. Kung ano mang katawagan dyan, agimat, anting-anting, kung ano man, yung tinatawag din ang paniniwala. Buo ang paniniwala mo. Kasi walang silbi, mga kapatid, no? Paano mo ma-execute yung isang bagay kung half-half ka rin naman, 50-50 yung kaisipan? So useless din. At yan po yung isang
bagay na dapat ninyong malaman patungkol po sa atake spiritual gamit ang mga pictures. Ayan. So, direct saka indirect, pwede siyang kumuha ng picture, titirahin niya yun, manually, bibirahin niya yun, via ritual, ritualan niya, tapos bibigyan niya ng sakit yun. Ngayon, para matalo mo yung ganong klase ng atake, pag na either mapasampa mo yan, pwede rin mapasampa, mahuli mo yan, o kaya naman, dun pa lang mismo, kung ano mo yung ginagamit niya, pwede rin pong sunugin. Bukod pa dun sa dalawang oras na yun na binanggit, na pwedeng magamit, pwede pong astralan yan, pwede mong, kung sa high level naman, kung mataas ang kakayahan sa spiritual, pwede niyang puntahan yan, sunugin niya yung mismong picture doon na binungog doon, sunugin niya yung mismong gamit ng kalaban, pasabugin niya lahat yun. Pwede po yun. Sa isang sabi niya, legit na magagamot at malawak ang kaalaman sa spiritual, kayang-kaya pong puntahan yun. Maglalakbay ka to astral, pumuntahan mo yan, dudurugin mo yung wawasakin mo yung gamit niya doon, kung ginagawa niya doon. Yeah. So, magkaroon kayo ng idea sa mga bagay-bagay at minsan, sabi ko nga, kailangan mo maging ano, maging malawak ang kaisipan mo rin. So, hindi siya paraan na maging clever tayo sa mga bagay-bagay, pero sabi niya, mas maganda meron kang nakikita na mga bagay na pwede mong share. Like what I'm giving to all of you guys. I'm giving such a thing na dapat niyong malaman at magamit niyo rin sa hinaharap kung paano niyo ma-deflect yan. Sabi niya, pero sa akin lang, kung buong pananalig mo sa dakilang ama, ang debosyon, pakalawa lang yan. Sabi nga nila, ang anak ng Diyos ay hindi basta-basta tatablan ng kahit anong klase ng mga ganong klaseng atake. Kasi ang ama ang magtatakda sa iyo. Siya magbibigay sa iyo ng proteksyon. Ang mailigha sa atin. Kaya para sa lahat ng naririyan, naririyan din mga umuputing gabay, hindi papayag yan mga yan. Ang mga arkanghel na naririyan. Katulad yan, lumabas na ang 12 arkanghel ng Knights of Saturians. So, ayan na po. Nakikita niyo naman siguro sa aking paligid. Ang covenant ng 12 archangels of Saturians or the Knights of Saturians. Yeah. Sa lahat ng naririyan, maraming salamat po ha. So, ngayon na-discuss natin ang patungkol sa atake spiritual gamit ng mga kalaban, ang picture. Pwede silang magkuha ng picture sa mga social media platforms. So, mas maganda, proteksyonan nyo rin yung social media platforms nyo, yung mga gamit nyo. Manalangin kayo tayong team. So, proteksyonan yung mga pictures. Ingat-ingat din sa pagpo-post din. At siguro sa much as possible, manalangin. Kailangan ng shield. Spiritual shield. Tapos yung indirect naman yung magpapadala siya ng picture niya o picture na gusto niya ipakita sa'yo pero may something na doon. Not knowingly, hindi mo lang madetect, hindi mo pa alam kung ikaw ay ba inosente ka sa ganyan. Pero sa mga hindi inosente, alam na agad yan. Pag nakita yan, lintik na to, may panigal po to ha. Lintik na to, may karga ito ha. So malalaman agad mismo ng mismong tao na may alam sa spiritual. Kaya ingat-ingat din kayo sa mga kaibigan yung putik dyan. Nung ba, kumukonekta sa inyo, nung ba, nakikipagkaibigan, papadala ng ganitong klase ng picture, kung ano man, may something, may karga po, may something na doon, pinapasok yung utak mo. Either palipadhanging, sabi ko nga, ang tao, sa napakalala, sabi ko, may taglay na kasamaan, sabi ko nga, na imaginein mo, to the point na, pati sa picture, nagagawa nila maglagay ng mga na doon, imaginein niyo po yun. Ganun talaga, katindi, sabi ko nga. They will put some wicked things on some pictures na pwede nilang i-connect sa mga tao and then bigyan nila ng sakit. Ganun katindi ang mga nangyayari na gaganap sa ngayon. Kaya siguro huwag kayong magtakas ng ganun mga bagay, nangyayari na po yan. At ingat lang din po kayo sa mga tao na nakakasalamuan nyo and mag-pray lang po, always pray. Sabi nga, pray to the God Almighty, believe, trust, and surrender. Nothing will harm you or nothing will bad things happen. So, walang mangyayaring ganun. So, walang magaganap na ganun. Sabi niya, talagang halisin ng ama yan. Okay, hanggang sa muli po. Maraming salamat po at sa to karepotin ng Kapagawatas. Piyati Kimirenti, Benedict CJ, Omnipotensya. So masaya, Yosua, masaya. Yosua, masaya. Hanggang sa muli po. Ingat po kayo. God bless po. Viva Satorians, Viva Satorians, Viva Satorians.